Well, ako, nung congressman pa ako, isa ako sa mga naghain ng SOGIE Bill. So we are always for equality. Tapos I believe in the creativity, sa lahat ng kakayahan, capability. Well, ako, nung congressman pa ako, isa ako sa mga naghain ng SOGIE Bill. So we are always for equality. Tapos I believe in the creativity, sa lahat ng kakayahan, capability. And nung napanood ko yung TikTok video, nakita ko yung honesty, naramdaman ko. Kasi one day na lang, pag-ising ko, ang daming nag-forward sa akin muling. Tapos pinanood ko siya. Tapos in-express ko lang yung happiness ko na nakatulong ako sa awakening nung TikToker na yon. And I hope sana maingganyo rin yung iba to really find themselves and huwag sila mawawala ng pag-asa and malaman nila na hindi sila nag-iisa, may mga taong nagsusuport talaga sa kanila. You know what, Jerry? I'm just so grateful kasama ako sa project na to, yeah. Full-time. And una, nagpapasalamat ako kasi I can do the two most things that I love the mm-hmm. most. Yun yung serving the people and mm-hmm. acting. And for me, sobrang laking bagay na itong pagbabalik ko rin in many sorts. Na dito sa AraBella kasi full length talaga yung role. And for me, kasi we get the scripts in batches eh. So nakuha ko yung unang first 4 weeks out of the 16 weeks. Sabi ko, wow. The GMA Creative Department does it again. Sabi ko, wow, hindi sila naubusan ng magagandang kwento. Every week na tinitingnan ko, grabe, ang daming revelation. Nasa dami-dami ng scripts na nabasa ko buong buhay ko. Ito, nasusurpresa pa rin ako. Lalo na as weeks go on. Tapos ako, I'm just so happy to be part of this very, very meaningful and big project to. And nakita ko lang kanina sa music video, dun sa isa pang video. Wow, grabe, thankful ako. Siguro susugdan ko lang yung sinabi nila. Kanina. Si Shane Sava at saka kay Altay Ablan, bilib na bilib ako sa kanila. Sobrang professional and sobrang galing. And huwag kayong magugulat dahil makikita na ninyo yung pag-usbong ng dalawang drama princesses natin dito sa hapon. And kayang-kaya nila and bilib ako malayo mararating na. Si Shane kasi anak-anakan ko siya dito eh. Okay. Dito sa kanya mararamdaman yung sincerity niyang acting niya. Na kahit ako hindi naman wala naman sa script na umiiyak ako, napapaiyak na rin ako. Ano kami, di ba? Di ba Mars? No, napapaiyak ako, doon ko nararamdaman. Tapos si Althea naman, huwag kayong magugulat kasi yung range ng acting niya, talagang kaya niya, ang dami niyang kayang gawin. Na ako, wow, kaka-18 lang niya, pero ang lalim na ng acting niya. Mm-hmm. Eh, syempre, pagdating naman kay Camille Prats, given na yan, magaling talaga. Pero ako, yung personal experience ko kay Mars, kay Miss Camille, kasi first time ko siya makatrabaho is, noong una ko siya makita sa set, na starstruck na ako. Kasi nga, ano, alam mo na yan, Princess Sara yan. Piling ko naman, prinsipe ako kasi kasama ko si Princess Sara, di ba? Pero nung una kami nag-eksena, nagtumama yung mata namin sa isa't isa. Grabe. Mm-hmm. Nandatala ako. And matik yan pag Camille Prats, matik yan, isa sa mga pinakamagagaling na actress ng kanyang henerasyon. And of course, si Clea, nandiyan dyan, napakaganda rin ng ano niya, ng role niya, and talagang napanindigan niya yung ano, yung very imposing ano niya at saka yung pagka kontrabida niya dito. And of course, I'm so happy to work with Wendell Ramos. Ngayon lang ulit kami nagkatrabaho ni Wendell. I've got so much time now that I'm a counselor kasi ang laki ng diferensya sa schedule na happy lang talaga ako. Nagpapasalamat ako kay Lord God and sa GMA Kapuso Network dahil nagagawa ako yung dalawang bagay na pinakamamahal kong gawin. Makapaglingkod at saka makapag-arte.